kanya-kanyang turuan na yan. Yung mga dating matatapang dyan na nagbibigay ng pahayag na akala mo ang babait nila, maniwala kayo, madalang na magpapakita yan, madalang na magsasalita sa social media yan. Yung mga pa-epek-epek ho na nila na kung ano-anong paawa-epek na mabait sila, yung nangungupo-ngupo sa camera. Sabi niya, sir, huwag mo lang po talaga banggitin ang pangalan ko. Yes po, magtiwala po kayo. Ganun po ako mag-alaga at makipagkaibigan basta katotohanan ang ating paki-press naman ako, kita niyo yung video doon sa tablet. Sabi niya, yung kalansay po sir, sa totoo lang, kasi kasama siya eh. Yung kalansay po sir, nanggaling po yun sa Nara, Palawan. Yan na. Sabi ko, sigurado ka? Paano mo sabi na sa Nara, Palawan nang gagaling ang kalansay? Alam mo ba ang sabi niya? Sir, ito lang po ang maiambag ko sa inyo. Kasama po ang alpha o asit ni Sir Manalo. Yun. Akin po pakihusap, Major Manalo. Malinaw ho yan. Sabi ho na nagbibigay ng information dito kay Mr. Tommy Abile, kasama raw yung alpha, asit. Nung nangyari daw itong buto na di umano kinuha raw sa isang Nara, isang lugar ho yan sa Puerto Princesa, mga babae. Hello? May pagkakataon po kayong pwede po kayong magliwanag sa aming impilan, pero hindi ko po ilalabas kung sino man siya. Hindi ko ilalabas. Karapatan ko pong magtago. Pero karapatan mo rin, Major, na itanggi ito kung hindi man ito totoo. Major Manalo, yung tinutukoy niyo. Po tayo nito. Isa-isahin ko po, Major Manalo. Hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Ang akin lamang po ito katotohanan. Mayroon po kasing magsasakripisyong tao kung ito ay magpapatuloy ang kasinungalingan. Ulitin ko po. Ang sabi niya, huwag mo lang talaga banggitin ang pangalan ko. Sabi niya, ang naglapag po kasi dito sir, kasama ang asset ni Sir Manalo. Okay, siya, thank you, Lucibar Popper. Sabi ko, paano mo nasabing galing sa Nara? Saan sa Nara kinuha ang kalansay na ipinrinsinta doon at dinala sa Santa Lourdes? Anong sabi niya? Ayaw po pong masira ang aming hanay. Pero sabihin ko ang totoo, ang kalansay na yan ay nanggagaling sa Panakan Cemetery. Panakan Cemetery? Ayan na ha! I-search nyo na lang ho yung Panakan Cemetery. Cemetery. Ganito po yan mga kababayan. Ang nagsasalita ho rito, kung i-analyze ho natin, kabaro, kapwa puliso, ay maliwanag naman, halata naman, kapwa puliso ni Major Manalo na kung saan may sinasabi na nung kinuha itong buto sa Panaka Cemetery sa Maya Nara, isang lugar din sa Palawan, kasama itong asset na to. Ngayon mga kababayan, ito ba masasabi nyo, kaya analyze mo natin itong si Mr. Tommy Abile, gumagawa ho ng istorya. Gumagawa, tingin nyo ba, tingin nyo ho ba, gumagawa ho ng istorya to?
eh meron ho tao talaga mismo nagbibigay ho ng information. At yung nagbibigay ho ng information, maliwanag ho sa sinasabi ho sa video, kabaro. Ibig sabihin, kung kabaro, eh Police Major Manalo, eh di police ho ito. Tapos sinasabi rito, nung kinuha itong buto doon sa Nara, isang lugar ho ng Palawan at sa may Panaka Cemetery ba yon, eh kasama ho itong asset. No? Maliwanag ho yan, pakinggan ho natin. Galing sa Panakan Cemetery, patuloy ko pong ingatan ang inyo pong pagkakilanlan. Sana marami pang taong katulad ninyo na magsumbong sa akin at himay-himayin hanggang magaygay natin ang katotohanan. Gusto natin katotohanan, di ba? At ang pakiusap po naman sa hanay ng kapulisan, malaya po kayong sagutin ito. Dahil ito po ay sourceful dahil kabaro umano ninyo ito. Marami pa po tinuro nito. Pero hindi ko muna ibubulgar dahil may gagawin pa po kami. Hindi ko muna tutumbukin ang mga lugar. Saka na. Anong tanong ko sa kanya? Sige, kung makikipagtulungan ka sa akin, sabihin mo, anong oras ba kinuha ang bangkayong kalansay na yan? At sino ang kumuha? Kahit palayaw lang. Alam mo po, ang sagot niya, basta sir, huwag mo lang po talaga ako idamay. Mahal ko ang aking trabaho, mahal ko ang aking pamilya. Sabi ko, sige po, at itatago ko po yan, ang iyong pagkakilanlan. Malaya silang sumagot, kung totoo man ito, i-evaluate nila. Himay-himay natin ha. Mapupunta tayo sa napakaganda nito. Para tayong ice cream ngayon na habang hinahalo, palalim ng palalim yung kinakain mo, sumasarap. Na? May nagsabi niya, huwag mo kasi haluan ang kalukuhan. Hindi po kalukuhan ito. Patagal ng patagal, pasarap ito ng pasarap. Ha? Okay. Kasi po, sir, sabi niya, kilala ko po talaga sila lahat. Nako po. Ibig sabihin ho, mga kababayan, nung ginagawa ho itong proseso pagkuha ng kalansay sa ibang lugar, paglagay ho dyan sa may pulang lupa, eh 100% ho, ito talaga kasamahan ho talaga nila. Talagang malamang to na konsensya ho. Gusto niya iligtas yung sarili niya. Eh malamang ho, ito pagka na-imbestigan ho sa Senado, lalo na nag-negative ho yung announcement mamaya sa buto, malamang to isa ho ito sa talagang mapapatawag, mga kababayan. Ito rin, malamang si Mr. Tommy Abili, mapatawag ho ito. Ama ang alpha ni Sir Manalo. Si Manalo laging tinuturo dito eh. Nung mga oras na yon, magkakasama kami noon. Nako? Sabi ko, paano kinuha ang kalansay? Ang sagot niya, nilagay po namin yung sako, yung ano, at isinakay namin sa scooter yung kalansay bago dinala doon sa lugar na ayaw ko lang banggitin muna ha, doon kung saan nagantay ang sasakyan. Nako po. Yan, dahan-dahan na. Okay, sabi ko, salamat naman sir. Huwag kang mag-alala. Anong sabi pa niya? Gusto mo, puntahan mo pa itong tong sa kana. Abangan ninyo yan. May patong tong ako ngayon. Kasi saan ba yung tong ko rito? Nawala dito yung tong ko eh. Oh, ayun. Wala dito. Walang tong eh. Oh. Abang gusto mo sir, puntahan mo ito. Ito. Andito. Siguro kinakabahan na sila. Magsabi na kasi kayo ng totoo. Yes. Ha? Yes.
hangin ang pagkakataon na ito. Marami na pala mga kabaro o katrabaho na hindi na talaga maaatin ang mga ganitong gawain. Salamat po, sir. Kung mayroon pag-iilan dyan, huwag kayong mag-alala. Itatago ko ang inyong pagkakilanlan. Anong sabi niya? Sabi ko, sino ba talaga ang kumuha ng kalansay na yan? Mula dyan sa Panakan Cemetery. Sir, yung kumuha po ng kalansay, siya po yung nagdampot bago nilagay sa sako. Ang pangalan po, ayun, mayroon na ba kayo niyan? Makapatayin ninyo to, ha? Ha? Siya po. Sino po ba ang tinatawag dyan? May Nicolas ba dyan? May Nicolas ba? Nicolas? Nagtatanong po ako. Si Nicolas. Si Nicole ang kumuha ng kalansay. Sir, may video nga kaming hawak eh. Nako po. Ayaw ko lang makipagkita muna sa iyo. Tingnan nyo. Sapoy na kayo. Ayaw daw muna niyang makipagkita. Alam nyo mga kababayan, ito ay analyze po natin ha. Itong mga information na ho nito, hindi ho ito katang-isip ni Mr. Tommy Abile. Hindi ho katang-isip ho ito, yung ganito kadetalyado. Sa Nara, Palawan, sa meron siyang isang binanggit na pangalan ho ng isang cementerio eh. Sinakay sa scooter, sinakay sa scooter bago dinala sa isang sasakyan. May sino yung pumulot, Nicolas daw. May video. Tapos malalaman pa ikabaro, kapwa pulis, yung tapos kasama ni Major Manalo nung isang asset. Kasi malamang to mga kababayan, nung pinulot ito ng itong buto na to, kung totoo ito, malamang to walang sasama hong kumbaga tao na mataas ang posisyon. Wala. Ang gagawa ko talaga nito asset tauhan. Walang gagawa ko nito ng yung mismo nag-utos kasama. Hindi, malabo. Sa isang lugar ho, hindi ho magpapakita mismo ho dyan ang nag-uutos. Nag-uutos lang ho yan. At may video para ho. Ganito ho katindi yung salaysay na sinasabi ho nung kabaro nila na 100% naman kung i-analyze ho natin, pulis. Matibay na ebidensya na ho ito, lalo na ho magne-negative ang resulta mamaya. Saktong-sakto nga ho yung pagbulgar ho nitong ni Mr. Tommy Abile. At may mayroong bumubulong sa kanya, nagsasabi ho ng impormasyon na kabaro, polis din daw, kasama ni Major Manalo. At yung resulta ho mamaya ho ng buto, sakto-sakto ho. Kaya maganda ho lalo ang magiging istorya ho niya simula ho bukas. At dito na ho papasok kung ano i-analyze ho natin ang mga dapat na video na dapat magsimula ang investigasyon. Yung sa mga butas hong nakita natin. Ayon ho sa mismong salaysay nila, salaysay ng mga tao na nung nakaraan una pinaghihinalaan. Kaya sana ho mamaya yung resulta ay negative. Uli ho natin. Sino po ba si Nicole? Pakiusap ko po sa PNP. Imbestigahan po ninyo kung sino si Nicole. Baka mayroon kayong Nicole dyan o Nicolas. Pakiusap lang sir, yung areang ito, ang lugar na ito, huwag mo munang bulabugin. Diyan mo po, tong. Abangan na lang ninyo kung anong mangyayari sa susunod na kabanata. Ako sa analyst ko, diyan mo makikita yung tong. Diyan mo makikita. Ewan ko lang, sa isip ko lang ho, ha? Diyan mo makikita. Ako iniisip ko, sana buhay ho si Jobilin, no? At ang iniisip ko naman dito, baka ako yung damit.
yung damit. Kasi nga, kung natatandaan nyo po, nung nakaraan, yung mismong damit na na-recover doon sa buto, tinanggi ho ng pamilya Jobeling Galliano, hindi raw yun yung damit. Kulay itim eh. Nakita nga natin sa CCTV na kung saan ito si Jobeling Galliano sa hallway ho ng Robinson, yung sa Palawan, nung naglalakad ho, orange. So tinanggi ho yun eh. Sabi pa ako sa social media ng kamag-anak ko ni Jobeling Galliano, yung kapatid, nagposto sa kanyang social media account, amoy ukay-ukay daw. Yun ho sabi. Sabi ko naman, huwag kang mag-alala. Hindi ko muna bulagbugin ang mga lugar na ito. Ang ilalabas ko muna, itong iyong pahayag na nanggagaling sa Panakan Cemetery ang kalansay na kinuha ninyo. Ang sabi pa niya, sir, sa totoo lang, yung kalansay na yun, lalaki man yun. Lalaki daw, ha? Kita nyo na. Okay. Yung mga sinasabi nyo po ay itatago ko muna yung iba. Mayroon po kaming gagawin kasama ang matitinong alagad ng batas. Nako. Para mabigyan natin ng hustisya ang iilan at ang iba pa. Naglagan to. Ako po ay nagpasalamat sa iyo, sir, na nagtiwala ka sa akin. Patuloy po tayong mag-uugnayan. Kahit yung una, hindi ko alam kung ikaw ba yung unang nagbigay sa akin ng info o baka iba ka naman kung magkaganon. Marami nang ayaw sa maling sistemang ito. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito po, mga kababayan, kuya, analyze ho natin. Sabi pa raw ho nung nagbibigay ho ng information kay Mr. Tommy Abile, yung buto raw na nilagay doon sa pulang lupa, yung kalansay daw, ang kasarian, lalaki. Yun po ang nakakapagtaka kung i-analyze po natin bakit alam niya yung kalansay, lalaki. Kalansay ho yun. Bakit daw ho lalaki? Hindi natin ho masabi kung yung kalansay na kinuha nila, hindi natin masabi kung bakit alam nila yon, kung sino yon. Kasi kung i-analyze po natin, kung iisipin natin, alam mong lalaki. So ibig sabihin, kilala nyo kung sino yung butong kinuha nyo. Di ba? Kilala nyo kung sino yung buto. Hindi ka basta-basta. Kasi kung halimbawa ako yung asset ni Major Manalo, ha? Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ho nang nagbibigay ho ng information dito kay Mr. Tommy Abile, ako yung asset. Pupunta ako doon sa isang sementero na binanggit dito. Pagpunta ko doon, hindi basta-basta kukuha na lang, magbubukas na lang ako ng isang nitso at kukuha na lang ng buto at ilalagay sa sako, ilalagay sa scooter at dadalhin doon daw sa sakyan na naghihintay. Hindi. Hindi basta. Alam niyang lalaki ho. Alam niyang kasarian ho ng buto, lalaki. So meaning, kilala nila kung sinong buto ang kinuha nila. Di ba? Alam nila, kilala nila. Tuloy. At ang tanong, bakit ho basta-basta na lang ho sila nakakuha ho ng buto ron? Pati ho yung management ho. Pati ho yung admin dyan. Kasi lahat ho ng cemetery may admin. Mabubulilyaso. At kung public cemetery to, hindi ganun asim privado, hindi ganun ka ano, kasi halos lahat ho ng cemetery, mga kababayan, may gwari dyan na. Lalalim ho ng lalalim ho yung investigasyon ho dito. Marami ho talaga sasabit dito, mga kababayan. Ito, mga kababayan, ito, tatandaan nyo. Pag lumabas mamaya alas dos ang resulta ng DNA result sa hanay ho ng National Bureau of Investigation sa pag-aaral ho ng mga forensic expert ho nila dyan. Ngayong araw na to, tandaan nyo itong sasabihin ko. Kanya-kanyang ligtasan na yan. Kanya-kanyang turuan na yan. Yung mga dating matatapang dyan na nagbibigay ng pahayag na akala mo ang babait nila, maniwala kayo, madalang na magpapakita yan, madalang na magsasalita sa social media yan. Yung mga pa-epek-epek ho na nila na kung ano-anong paawa-epek na mabait sila, yung kung nangungupo-ngupo sa camera, na akala mo ay walang alam, inosente. Alam nyo naman ang mga kriminal, mga kababayan, pag nahuhuli yan, ang babait niyan.
Eh, alam niyo yung mga misa ng re-rape, mga pumapatay, mga kriminal, pag nasa presinto, di ba, ini-interview ho ng media, eh nangungo po eh, ano po eh, nung pinagsamantalaan ko po siya po, eh, nabigla lang po ako. Kita niyo, ang gagalang pa, ha? Ang gagalang pa. Maniwala kayo mamaya, pag nag-negative ang resulta ng buto, lahat ho yan, kanya-kanyang turuan yan, kanya-kanyang, malamang yung iba dyan, pumasok sa kwarto nila. Mag-isip yan kung anong mga gagawin nila, anong mga sasabihin. Laglagan yan. Laglagan yan. Kanya-kanyang ligtas yan. Pero ang pinakamaganda dyan, mga kababayan, malaman kung sino ang pinaka mismo, kung sakasakali ho, ha? May putay talaga kay Jovelyn Galliano, may nang rape. Malaman ho kung sino ang mismong nang rape at pumatay sa kanya. Kung buhay naman si Jovelyn Galliano, malaman ho kung sino ho yung nandukot at na kaninong palad ho siya. Ha? Tuloy ho natin. Gagawin pa po kami. Yung mismong official na nasangkot na hindi ka panipaniwala ay ipapasukan po ng tawa. Iyan. Na ito ang ginagawa. Mga sir, hindi sa lahat ng araw, lahat ng panahon, ang mga pulis ay kaya ninyong pasusunurin. May budhik din yan. May konsensya yan. Nasasaktan din. Ang mahirap mo dyan, mga kababayan. Ito, analyst ko, mga kababayan, analyst ko lang. Halimbawa, ako yung mastermind. Halimbawa lang ho ito, ha? Lalo na pag nag-negative ho yung buto, may mga i-analyze ho tayo dyan. Halimbawa, ako yung mastermind, ako yung pinaka-pinuno. Ako yung mismong gumawa ho ng krimen kung sakaling patay ko si Jovelyn at ni Ray. Ha? Ay, sinasabi ko nga ho rito, papakasok ho dito yung pare-pare system eh. Mga utang na loob. Kasi malamang to, mga kababayan, yung pag nag-negative ang buto, yung mga nagtatakip ho dyan sa mastermind at pinuno na yan, wala ho yan mismo doon sa pangyayari kung talagang pinatay si Jovelyn o ni Rip. Wala yan. Wala sila dyan. Yung iba dyan, tinawagan lang pare-pare system. Parang ganito nga, uulitin ko mga kababayan. Ha? Halimbawa, ako yung mastermind, ano? Tatawagan ko yung kumpare ko. Pare, may problema ako eh, dito sa bahay. Halimbawa lang ho, ha? Naalala mo ba yung utang na loob mo sa akin? Na sinasabi mo eh, paano mo mababayaran? Ngayon na yun. May hingin akong tulong sa iyo. Halimbawa lang, ha? Ngayon, yung tinawagan niya, pinaka-pinuno yun sa isang grupo or ahensya na po pwedeng magtakip po sa ginawa niya. Ang mahirap po dyan, mga kababayan, yung mga nasa laylayan, yung mga nasa baba, ayaw ho sumali. Against ho sa gagawin nila. Eh kaso nga lang po, mga kababayan, yung pinaka-pinuno, eh, hawak niya sa ilong itong mga nasa baba. Eh, pag hindi ka sumunod, pag hindi siya sumunod, eh, po pwedeng dalhin kung saan lugar. Dalhin kung saan i-assign. Ilaglag o kung ano ang gawin ho doon sa tao na yon. Eh, wala ka ngayon magagawa kung di sumunod. Tulad ho ng nakabaro nila na kung saan nagbigay ng video, nagbigay ng information dito kay Mr. Tommy Avile kasi natatakot at gusto niya iligtas sa sarili niya. Ibig sabihin, noong mga panahon na yon, kaya siya nagbibideo para sa kanyang sarili. Pag dumating at nabulyaso ito nga pangyayari na to, maililigtas niya yung sarili niya. Dito niya mapapatunayan, kaya niya binidyo to, kaya niya dinokumentaryo to, para pag dumating yung point, nakatulong mo sa kaso, mailigtas niya yung sarili niya. Kasi mapapahamak din ho siya rito. Mapapahamak ho rin siya rito. Kaya nga sabi ko mga kababayan, kung may video ho talaga, yung paglagay ho ng kalansay, at tulad kanina, sabi, yung pagkuha raw ng buto do sa isang sementeryo, sa Nara, sa Panaka Cemetery, may video rin daw, ayaw para ilabas. Isa lang ibig sabihin ho nun, meron din sila talaga mismong kasama. Kaya nga sabi ko, kung may video yung paglagay ng kalansay, hindi ito yung Marites na taga pulang lupa na chismosang habang naglalagay ho sila ng gabi o umaga, eh, sumusunod para ma-videoan sila. Hindi. Kasamahan nila to. Kung naaalala nyo yung video ko nung araw na may nag-tridor, ito na yon. Pati nga ho yung picture ho ng mobile eh, ng pulis eh, sinasakyan. Eh di ba na-picturean? Pinicturean? Nakikita nyo ba yun na kung saan sa may tabi ho ng driver eh, nandoon si Liobert at
at gusto nang bumaba, ayaw pababa, eh, tinanggalan na una po sa isa salvage daw pag hindi nakipaglungan. Ibig sabihin, meron ho rin talaga sa kanila na again sa ginagawa nila. Wala na lang magawa kasi nasa laylayan. Mababa ang rango na kapag ka, hindi kapag hindi sumama sa ganitong gawain, eh hindi makakasukat, hindi masasakatuparan ho yung ganitong gawain hindi maganda. Kasi ako, mga kababayan, kung ako, alimbawa, isa akong opisyal, may tumawag ho sa akin na makapangyarihan at humihingi ng tulong para mapagtakpan yung ginawa. Kahit ho mataas ang rango ko, hindi ko ho makakasatuparan yan, inuutos sa akin sa taas, kung wala rin ho ako makakasama. Kung wala rin ho ako idadamay, hindi ko magagawa lahat yan. Kinakailangan meron akong makakuning bata. Meron akong kuning mga tauhan din para magawa itong plano. Ang problema, itong mga to ay ayaw man gawin, lingid nga sa kanilang ayaw nilang gawin, agin sa kanilang inuutos, wala silang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. Kaso nga lang dyan, mga kababayan, bilang kung talagang ano, bilang otoridad ka, nakipagsabwatan ka pa rin, eh may kaso ka pa rin. Kung ito ho, maiimbestigahan ho, madadamay sa kaso, ang nag-video ho nito, nagbigay na information kay Mr. Tommy Abile, eh korte na ho ang makakapagsabi niyan kung mawapawalang sala ho siya kasi nakatulong din ho, nagbigay ng info, nagbigay ng video.